Hello guys, welcome to Hili Guy Gnomes channel. So ngayon mag-unbox tayo ng figure na Boa Hancock na kasama si Salome na binili ko mula sa MC Toys PH. Isa silang seller dito sa Pilipinas pero kinukuha nila yung mga stocks nila sa Japan. So I bought this figure for 1,450. So, hindi pa kasama yung shipping and pinaship ito via Shopee checkout. So, sa nakikita natin, maganda yung pagkakabalot ni seller, ano? May isang box pa. Saka, binalot talaga na maayos. Kasi, nakikita naman natin sa mga previous videos natin sa basta JNT ang magde-deliver. Kita naman natin kung ano yung condition ng box ng figure, ano? So, itong Boa Hancock ay MIB condition, meaning mint in box na in-open lang ng seller to para maipacheck yung nakompleto pa at sealed pa yung mga parts ng ano ng figure niya. So, ngayon, i-unbox natin siya. Nakita nyo naman na meron akong mga Boa Hancock na mga figures doon pero hindi ko pala, loose lang sila at hindi ko basa masyado alam dati na mga about sa condition at saka hindi bilang isang baguhang collector, hindi ako nanghingi ng detailed pics ano, na bili ko siya ng set kasi akala ko okay yung especially itong malaki na Boa. Akala ko okay yung ano niya, yung condition niya pero meron pa lang mga parang dumi sa ano-ano sa mukha, kumbaga sa term ng ibang collector hindi makinis. So ito ngayon bumili ako kasi iba yung dating ni Boa kapag kasama yung si Salome niya, ano na siya, simple na figure. Sa price na 1,450, i-review natin ngayon if sulit ba yung ganong price or na sort of ng sobra pa yung kagandahan niya sa price na ganon. Kasi alam naman natin yung mga Pop Max, mga Pop DX, mga Pop na line ported to Pirates or mga Fuzz, sila yung mga medyo detailed ano. So ito, tignan natin kung sa price na ito ay susit din ng yung bili natin. At tignan natin if yung Salome dito ay kompleto yung dila, hindi bali kasi kita naman natin sa ibang ano-ano, ibang mga karaniwang nangyayari is yung Salome nababali yung dila niya. Sa ano, so ito guys. Oh, siniparate niya pala yung ano. Sineparate niya yung box, tinupi box niya. Kita natin dito sa box si Boa Hancock at saka yung si Salome. Ito yung karaniwang issues na nangyari na babali ito. So tingnan natin sa if ganitong ano, ganitong figure if kompleto siya. So kita natin special quality figure. Hindi ko lang banpresto yung magawa. So, if ganito yung line niya, yung special quality figure na Boa Hancock. Kita natin yung mga artworks sa paligid, ano? Sa Boa at saka sa Salome. Ayan. So, tinupi box pala niya. Siguro nga, kasi yung box na ginamit dito, yung reverse na side ng, ano, ng LBC. Siguro para dahil JNT yung courier na nagdala nito, eh, siguro bawal yung ano, ibang ano brand. So ganito guys. Naka-sealed na.
So ayun na nga guys, natapos na natin i-assemble itong BOA Hancock natin na special quality figure. So I don't know if makita nyo sa ating ng time lapse na medyo nahirapan tayo mag-assemble. So ang aking masabi sa ganitong figure, para sa 1450 sulit naman siya. Pero yung mga kikita kong mga problems dito is hindi masyado mag-fit yung mga parts nato na sa mga dugtungan. Yung dugtungan medyo matigas, siguro makikita nyo naman or mananotice nyo naman dun sa natin, sa time lapse natin, na medyo nahirapan tayo kasi ito, nasanay ako sa Zoids na merong instruction manual kung paano siya i-assemble, kung saan isusuot yung mga parts niya. And dito, akala ko mabilis na madali lang ipasok siya sa lumi. Pero dapat pala hiwalay mo talaga yung parts niya para masunod itong nasa box niya. At ganito na lang yung pinaka instruction manual niya. So hindi ko pala alam na ganun pala mag-assemble ng mga ganitong figure. So sa kanyang mga details, sa mukha ni BOA, okay yung mukha ni BOA, makukuha talaga yung kanyang kanyang image niya, kumbaga sa kanyang earrings. Pero pagdating sa kay Salome, medyo hindi maganda yung paint job niya at saka yung butas dito sa kanyang bibig. So ngayon ko na-realize kung bakit nasabi nila na maraming issue yung ganito, nabali yung dila, kasi hindi madali pala i-fit dito sa sa butas sa kanyang baba yung dila. So kung na-notice nyo dun sa ating ito ng time lapse na binutasan ko pa nilamit yung gunting, hindi ko alam if tama yung paggawa nun, pero at least naipasak natin yung dila niya. So sa mga paint job niya, medyo hindi maganda yung paint job ng ganitong figure. Makita nyo, nandyan yung parang line niya. Siguro para magbigay ng texture sa figure, pero hindi na-issue. Siguro, siyempre, dahil mass production ito, yung ganitong mga laruan, mas produce ito, so hindi naman talaga nila mamashoot yan na perfectly. Pero all in all, maganda yung figure niya, malaki siya, malaki if i-compare natin dun sa mga ibang figure natin dito sa isang Ace na AK siguro ito na Ace, at saka yung Vibration Stars na Itachi. So far maganda yung scale niya. Ako kasi mahilig ako sa mga sinasabi ko na sa previous video ko doon sa Madara na unboxing natin, na mahilig ako sa mga medyo malaki yung niya, yung pagka-scale niya. So itong binili natin na BOA Hancock, maganda siya kasi malaki yung scale niya, ma-appreciate mo talaga. And for the price of 1450, napakaganda niya. So pero hindi mo naman siya mako-compare doon sa mga mahal like sa Faz. Yung sa Faz siguro medyo mas maliit kaysa dito. Meron nga akong live selling na napanood last time, na kung siya papiliin between dito sa malaking BOA at saka sa Faz na medyo maliit, mas piliin yung Faz kasi maganda yung yung quality ng Faz. And siguro naman totoo naman talaga yun, kasi well known din naman yung Faz . Pero alam naman natin yung mga ganitong figure na sa price nila na for 1450 na sulit na kung collector ka lang naman at saka mahilig ka sa mga figure na anime, hindi ka naman maselan sa mga ganun, okay na ito. Ma-appreciate mo na yung itsura niya. And kung compare mo dito sa Ace na ito, no, maganda yung details pati nito, saka yung pagiging ng mga apoy sa kamay niya, sa palibot, yung paint job niya maganda kasi parang IK yata to,
nitong mga nakaraan lang nakin nalaman na IK pala ito, kasi loose lang nakin nabili ito na mura naman. Pero nahilig kasi ako sa Ace na ano eh, umaapoy. Mahirap makapag-bili ng mura na kompleto yung box at saka ganito yung kaganda. Pero comment nyo na lang sa baba if IK talaga ito. So guys, that's it for sa ating unboxing ngayon sa Bowahan Cup. And gusto ko lang bigyan na shout out last time yung Madis Umocha, after I've made the video na unboxing sa pinili kong Mikasa na special figure din. Nagpatulong ako sa kanila na mag-gain ng subscribers at saka views. So sila lang yung nag-share sa kanilang page. So shout out sa kanila. Thank you po sa pag-support ng ating channel. And ongoing po yung ating giveaway na 2,000 pesos worth of figure sa kahit kaninong seller na gusto ninyo. So huwag nyo kalimutan yung na doon sa ating video na Naruto Hokage unboxing, tayo mag-comment ng pangalan ng ating ng seller na gusto na ninyo. So doon yung i-comment, pero i-check ko kung nag-subscribe kayo or and help me share this channel. Kasi natin vision talaga natin yun na makapagtulong sa mga seller at at the same time makapag-bless sa mga collectors. So guys, don't forget to like and share this channel and comment dun sa Naruto Hokage unboxing na Funko Pop yung pangalan ng ng seller na gusto niyo. And thank you sa pag-alaga nitong figure natin. And very much legit, mabilis ka transact. And I got this figure originally for 1,550. Ginawa niyang 1,450 yung binigyan tayo ng discount na 100 pesos. So like and follow also MC Toys PH. And ito yung purpose ng channel sana natin, na i-feature yung mga sellers dito, especially yung mga small scale na mga sellers. I hope you will guys support yung mga local sellers natin, even yung mga naghahunt sa Japan na mga kababayan natin. Let us buy from them if meron tayong extra, especially for the love or ng ating hobby. Makapag-support tayo sa kanila, and at the same time sila makapagpadala din dito ng mga katulad nito ng mga figures na mga nagtadala ng saya sa atin at nagpapawala ng stress. So thank you once again. This is Hiligaynoon's channel. Start a Hilig and let it be known.